Yes, mga ka-taxpayer kong minamahal, let me help you. Let me help you. Pag-usapan natin yung AITID data. Dirty, dangerous. Ito po yung newest nuclear attack weapon. Para may gera. Biro lang ng United Bureau of Internal Revenue. Okay? So, biro lang po yun. Biro lang. At ito po ay isa sa mga dangerous, difficult to understand, and dirty to handle. Yan pong tinatawag na AITID data. Ang AITID data, ang ibig lang sabihin ng A is audit, I in incentive, T is tax, E is exemption, and I is parang investigation, nakalimutan ko isang I, and division. Ito po ay nasa national office at ang trabaho nito ay kumuha ng saksakan ng dami ng data, i-process, at i-consider yung mga reports mo sa BIR na mali at yung data niya ay tama. Dinodiyos ng mga revenue officers ang data na yan. Dirty and difficult. Pag-aralan natin kung ano ang itsura ng data. Makikita niyo po rito, mga ka-taxpayer kong mahal, isa po ito sa mga data na nasagot ko na ho ito eh, at na-demolished. Na? Mayabang ako eh. So, demolished. Yan. Demolished. Ibig sabihin, na-cancel ko yan. So, gusto ko, kung meron kayong ganitong klase ng data, ang pinumpir lang nito, yung data na galing dyan sa national office, at saka yung summary list of sales ninyo. You, na galing sa iyo to eh, as a taxpayer. So, alam nyo naman, pag may ganitong difference, ayan, nagkaroon ng difference, dalawa ang tama niyan. Isang income tax at saka isang value-added tax. So, malaki-laking pera lalabas nyo kung hindi nyo alam ang sagutin. So, narito po ako. Ha? Gagawa ho ako ng video, i-release ko yan, ilalagay ko dito sa bandang ibaba, sa description, sino yung taong i-email ninyo para bumili nung video na yan. Dito lang, specifically, very specific ang topic ko. Ito lang. Ha? Ang halaga ng video is 5,600. Okay, kasama na ho yung VAT dyan. May VAT inclusion na ho yan. At ang kagandahan ho ng deal ko sa inyo, pag bumili kayo ng template, ayan, para ho dito sa pinag-uusapan na yan, deductible ho yung 5,600. So, para may investment kayo. Okay? May knowledge na kayong nakuha, may know-how na kayong magagamit, may investment pa kayo sa sarili ninyo, parang merong kayong advance payment. Pero kung hindi naman kayo kukuha within the period that is prescribed, that will be prescribed sa aking, actually, pre-prescribe ko na ngayon. Pag bumili kayo ng video, you have 30 days to exercise your privilege or yung right ninyo na i-deduct yan sa inyong professional pinababayad sa akin or sa template na bibili nyo doon sa email na ibibigay ko sa inyo. Actually, sasabihin ko na rin yung email. emsm@kataxpayer.com. Ayon. At ini-invite ko kayo na panoorin nyo itong paraiso. I love the Philippines. Tapos, i-type nyo lang yung pangalan ko. Ayan siya. I love the Philippines. Ano ang pangalan ng video? Dagdag ko na rin yung pangalan ng paraiso para hindi kayo tanggalin ko na tong dreams. Plan na lang. Gawin ko na lang siyang paraiso. Ayan. Para mahanap po niyan. Baka pwede pang idagdag yung dreams. Ayun. Pwede. So, puntahan nyo lang po yan, mga ka-taxpayer kong minamahal, at para malaman ninyo na yung bansa natin, yung lupain natin ay unti-unti nang napupunta sa mga foreigner natin, at tayong nasa laylayan, tayong nasa middle class, naiiwanan na po tayo, nawawala na tayo ng lupain dahil binebenta tayo ng mga oligarchs, binebenta tayo, hindi ko sinasabi lahat, iilan, inanakaw ng mga foreigners yung lupa natin.
So, dagdag ko lang mga taxpayer. So, ito yung case number one. Kung meron kayong ganyang case, please, inform me. Case number two, ayan. Dito naman sa case number two, kung mapapansin nyo, mga taxpayer, kung minamahal, nagsesend ang DIR, non-confirmation letter, sa mga suppliers ninyo o sa inyong mga customers. At meron tinatawag na no reply. This is case number two, letter A. Ayan. Specifically, letter A kasi no reply. At meron din tayong with reply na may confirmation letter. This is case na 2B. So again, this case is for 5,600 kasama na ho yung value added tax. The same principle na pwede nyong i-deduct sa template at sa PF ko yung inyong ibabayad. The third is napakagandang case na natapos ko na rin ito. Kung mapapansin nyo mga taxpayer, kung minamahal, ang kinumpare is per AIT versus books of accounts. Pero kung titingnan nyo yung kanyang matrix dito, per AITED at saka accounts submitted, questionable. Ano ba ibig sabihin ng account submitted dyan? Kasi iba yung nandi dito at iba yung dito. So, ang kailangan mo lang gawin dyan, kailangan natin maklarify. And then, who yung case number 3? Napakagandang kaso nito. So, the same din ho. 5,600 ho yung video na sa totoo lang, gagawin ko pa lang, pero magiging available siya within this week. And case number 4, ito po. Third-party information din ho yan. At ito po ay ginamit ng BIR sa pag-a-assess ng value-added tax. Again, galing ho yan sa AIT. At makikita nyo, first and second, ano ba to? Kasulat ito. First, ayun, first quarter and second quarter. And at yung huli po, ayan, relief naman ang tawag, ganun din ho yan. Galing ho rin yan sa AIT data. Relief naman dito. At ang kinumpare naman is SLP, Summary List of Purchases. Meron din ho tayong sagot dyan. May template na rin ho tayo dyan. At kung kailangan nyo ng personal tax specialista, willing po tayong maging maging tungkod ninyo sa inyong paglaban sa BIR assessment. So, hanggang sa muli mga ka-taxpayer ko mahal, kung meron kayong gustong itanong, idagdag, at meron kayong gustong iklaro, mapapansin nyo ho, andito ho yung aking mobile numbers, pakitext nyo lang ho yung aking mga staff. With that mga ka-taxpayer ko mahal, next steps to do. Number one, attend webinar. Pwede ho tayong mag-conduct ng company-wide webinar or sumali ho kayo sa public webinar. Number two, buy templates. Pwede ho tayong gumawa ng customized, tailor-made para ho sa inyong pangangailangan o yung pong gawa na ready to use. Number three, coaching. Turuan ko kayo ng bookkeeping, auditing, accounting, NOD, PAN, FLD, FDDA, assessment notices ng BIR. Last, number four, engage tax specialista on a project basis. Tawag na, call na. At para ho sa mga karagdagang kaalaman tungkol sa taxation, manatili ho kayong nanonood, nakikinig at nanunuri sa aking ibang mga videos. Peace and happiness be with you mga minamahal kong ka-taxpayer for life. Masayang panahon po sa inyong lahat.